mga kaugali ang Pinoy na hindi natin gusto. Yo mga idol, welcome back sa ating munting YouTube channel, ang Baste GTV. At sa video nga ito, ang pag-uusapan natin ay ang ilang kaugali ang Pinoy na hindi natin gusto. O yung mga nakaugalian natin na nakakaasar, o yung mga dapat talaga nating baguhin. Simulan natin, ika-apat, ang salitang mamayana. Isa nga sa mga nakaugalian nating mga Pilipino ang salitang mamayana. Gamit na nga natin ang salitang to araw-araw. Kapag may uutos sa atin ang nanay natin, ang lagi nating sagot, mamayana. O kaya kapag may gagawin tayo, tapos tinatamad tayo, ang sagot lagi natin, mamayana. Kapag may pinapasuyo sa'yo ang kilala mo o kaibigan mo, ang sagot mo lagi, mamaya na lang. Hanggang sa yung mamaya mo naging bukas, naging isang linggo. Hanggang sa yung inuuto sa'yo o yung gagawin mo, ang ending hindi mo nagawa. Tapos maiisip mo na lang na sana pala ginawa mo na lang agad kesa pinatagal mo pa. Ikaw lang din ang nahirapan. Kung kaya mo naman gawin ngayon, gawin mo na ngayon. Huwag mo nang hintayin yung mamaya. Ikatlo, ang Filipino time. Kapag may nagsabi sa'yo na kakilala mo na Filipino time ka, aba, huwag kang matuwa. Ibig sabihin lang nun, wala ka sa oras dumating, o wala ka sa oras kausap, o ibig sabihin lang nun, late ka na. Ugali nating Pinoy to na mahirap na talagang alisin. Kumbaga parang nakasanayan na natin. Yung mga ganyang tao nga na may Filipino time, ang hirap kausap niyan pag may mga lakad kayo. Yung sila na lang yung inihintayin nyo, tapos ang tagal-tagal dumating, kung tatawagan mo naman o i-chat-chat mo, ang sasabihin sa'yo, on the way na daw sila. Pero ang totoo, kagigising lang nila. Kaya yung mga ganyang tao, hindi nyo maaasahan yan sa mga importanteng lakad. Pinakamainam nyong gawin, i-adjust nyo ng mas maaga yung lakad nyo, o kaya iwanan nyo na lang sila. Ang ikalawa, ang crab mentality. May mga kilala nga tayo na mayroong crab mentality. O ito yung mga taong kilala natin na hahatakin tayo pababa. Yung ayaw kanilang umaangat sa buhay mo. Yung ayaw nilang nahihigitan mo sila. Yung ayaw nilang nakikita kang umaasenso ka. Yung hindi ka nila susuportahan sa mga bagay na gusto mo kahit iaasenso mo yun. Yung i-discourage ka nila sa mga plano mo para hindi mo ituloy. Tapos sila yung magtutuloy nun. Para nga naman sila yung aasenso. At kadalasan nga kakambal ng crab mentality ay ang salitang inggit. Inggit sila sa nararanasan o natatamasa mong ginhawa. At hindi nila maabot yun. Kaya ang gagawin nila, hahatakin na lang nila kayo pababa. O sisiraan kayo sa mga taong kakilala nyo para bumagsak ka. Bakit may mga ganyang klaseng tao? Ayaw ba nila na umaasenso o umaangat tayo sa buhay? Bakit gusto nila sila lang yung umaasenso? Bakit sumasama ang loob nila kapag nakikita ka nilang umaasenso ka o gumaganda yung buhay mo? Di ba dapat mas matuwa pa sila nun? Ang payo ko sa mga ganyang tao ay eto. Imbes na manghatak kayo pababa, gawin yung inspirasyon yung mga tao sa paligid nyo na umaasenso ang buhay. Gawin yung motivation yun. Huwag kayong maingit sa kanila. Kasi sigurado ako na mas aasenso ka kapag tinanggal mo ang inggit sa pangangatawan mo. At sigurado ako na mas makakamit mo yung gusto mo o yung pangarap mo. Tanggalin nyo na yung crab mentality. Walang maitutulong sa inyo yan. At ang number one, at ang pinakapangit na kaugali ang Pinoy, ito ay walang disiplina. Karamihan nga sa ating mga Pinoy ay hindi alam ang salitang disiplina. Yung simpleng pagsunod lang sa mga batas o alituntunin, yung pag sinabing bawal, hindi sila nakikinig. Yung ayaw nilang itinatama sila, kasi akala nila tama yung ginagawa nila kahit maling mali na. Ito ang ilan sa mga halimbawa. Pagtatapon ng basura sa isang lugar na bawal magtapon. Yung iihi sila sa pader kahit ang laki-laki nung nakalagay sa pader na bawal umihi dito. Pero syempre, dahil pasaway tayong mga Pilipino, iihi pa din tayo dun sa pader na yun. O kaya tatawid sila sa mga hindi tamang tawiran. Tapos pag nadisgrasya sila, maninisi na lang. Kapag sinaway mo sila o tinama mo sila, sila pa tong galit, sila pa tong matapang. Ikaw pa yung palalabasin nilang mali at sasabihin sa'yo, bakit ba nangingilam ka? O diba madalas nating marinig yan? Yan ang malaking problema nating mga Pilipino, kawalan ng disiplina. At sana lang mabago natin yan. Mas gaganda at mas aasenso ang komunidad natin
kung magkakaroon tayo ng simpleng disiplina sa katawan. At yun mga idol, maraming salamat sa panonood at sana nakarelate kayo. At kung nagustuhan nyo tong video, i-like, mag-comment at i-share nyo na. At huwag nyo na rin kakalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Search nyo lang ang Baste GTV o ilalagay ko na lang ang aking YouTube link sa baba. Maraming salamat sa panonood at tulad ng aking laging sinasabi, palagi kayong mag-iingat sa kinakaharap nating krisis ngayon. Mahirap magkasakit. Kita-kita tayo next video mga idol. Peace!